Grabe naman, tiba-tiba ka naman sa mga nakuha mo dito. Guys, sa 5,000, unahan na lang kayo. Kasi guys, ito na ang pinakamura at pinaka-bang for the buck na budgetarian phone ngayon sa Pilipinas. Hey guys, Zuzo, welcome to another vlog. And right now guys, nilabas na ni Realme ang kanilang C25. And grabe guys, para sa akin guys, ito na ang pinakamalupit at pinakabang for the buck na phone na nilabas ni Realme ngayon taon. And grabe, sobrang mura nito, pero pack na ban talaga lahat ng specs na nandito. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin niyo at makatulong to sa inyo. So, simulan na natin guys. So, makikita agad natin kay Realme. Syempre, yung box niya is yung signature yellow niya. And guys, out of the box, meron tayong 18-watt charger and Type-C cable. So guys, tama kayo. Sa Realme C Series, Type-C na, si C25. And ito yung nakakatuwa. Dati kasi micro USB lang siya and in-upgrade na nila ngayon taon. Isa din sa napansin ko na upgrade version ni C25, meron na siyang jelly case. Yung mga budget phone natin na C Series na nauna, wala silang jelly case. And nakakatuwa, mapro-protectahan natin itong mga telepono natin. And hindi mawawala dito yung SIM eject tool natin, warranty card, and other docks. We have the water blue model and meron din tayong water gray. And dalawa lang yung model natin. Unang-una kong napansin dito, kamukha niya si Realme C11. Ang pagkakaiba lang nila, meron tayong fingerprint scanner dito sa gitna. Sa lower left portion, makikita natin ang brand na Realme. On the upper left naman, makikita natin yung 48 megapixel AI triple camera niya. And mamaya, itetest natin. Pero guys, ngayon pa lang sinasabi ko na yung quality ng pictures and videos, power na power dito. Pagdating sa design, ang una kong nagustuhan dito is matte finish siya. So kahit hindi ka maglagay ng jelly case, hindi kakapitin to ng fingerprint at iwas smudges ka dito sa telepono na to. Pero syempre, di ba, bonus pa rin talaga yung jelly case natin. On the left, meron tayong SIM card 3. Pwede to mag-house ng dual nano SIM. And pwede ka rin maglagay dito ng external memory card na up to 256GB. Right side naman, makikita natin yung volume rocker and power button. Sa taas naman, malinis lang siya. And sa baba, meron tayong headphone jack, microphone, Type-C port, and speaker. In front naman, malaki ang screen natin dahil meron tong 6.5-inch IPS display. And guys, 720p na siya. Pero guys, isipin nyo, guys, 720p lang, medyo mababa lang yan. Pero kung mapapansin natin, pag nanunood tayo ng Facebook dito or nanunood tayo ng YouTube movies natin or Netflix, hindi mo ganong mapapansin yan. And also, kung 1080p talaga ang gusto mo, dapat mabilis din talaga yung internet mo. And usually naman, pag data ang kinukuha natin, ang kinukuha lang yan ay 720p. Yan yung maximum kadalasan dito sa bansa natin. Dahil malaki ang display natin, tama to pang Netflix natin, pang YouTube, panonood natin, pang scroll natin ng Instagram and even ng Facebook. And tamang-tama rin to sa online schooling ng mga chikiting natin. Sa taas naman, meron tayong 8 megapixel selfie camera and mamaya itetest natin yung mga pictures natin dyan. Powered siya ng MediaTek Helio G70 with 4GB of RAM and 128GB of storage. Guys, si Helio G70, yan din ang ginamit na processor ni Realme C3. And very sulit na sulit yung processor na yan. Gaming processor na yan and pang multitasking talaga. For the graphic performance, nag-improve to ng 20%. And for the RAM performance naman, 100% yung tinaas nito. Ang gusto ko kay Realme, pagdating sa Mobile Legends, lahat sila naka-optimize sa game na to. So nilaro natin ang high setting graphics nito at lahat naka-on lahat ng setting and smooth natin nalaro si Mobile Legends. Pagdating naman kay Call of Duty, pwede tayo sa medium graphics and nakaset tayo ng high frame rate. Smooth din ang magiging laro natin kay Call of Duty kahit naka-medium settings lang tayo sa graphics. Eh guys, makikita pa rin naman natin na very acceptable ang display nito and talagang maganda pa rin sa mata ang gameplay nito. Very smooth din ang experience natin pagdating sa browsing experience sa Facebook, sa Instagram, even sa YouTube. Okay, next naman, the camera itself. Meron tayong 48 megapixel main camera, kasama nito ang macro lens and black and white lens. And also, hindi mawawala dyan, yung flash natin. Ito yung naging pinakasulit kay C25. Guys, sa camera pa lang nito, 48 megapixel. Eh guys, usong-uso ngayon ang e-commerce. Uso na rin yung online classes. And syempre guys, uso na rin yan yung mga online meetings na ginagawa natin sa trabaho.
And kung budgetarian ka, tamang-tama yung camera nito, hindi ka talaga mapapahiya. Design din to guys, pang e-commerce din. So maganda yung front-facing camera nito and rear camera. So this is the front-facing camera. We're shooting at 1080p, 30 frames per second. So guys, sinong gustong bumili nito, pamain na lang. So going once, going twice, pamain na lang po, pamain. And kung gusto mo mas magandang quality ng live selling mo, gamitin natin yung rear camera and we're shooting at 1080p at 60 frames per second. And ito na rin yung internal microphone nito. So yung sound quality nito ay maganda na rin para maintindihan kayo ng mga clients nyo. So guys, pamain na lang ng sapatos, pamain na lang. And ito naman yung rear camera natin, shooting at 1080p at 30 frames per second. Guys, pamain na lang, pamain. For the landscape video, this is at 1080p, 60 frames per second. At ito naman yung 1080p at 30 frames per second. So hindi lang to pang live selling guys. Syempre sa mga budgets natin mga friends, pwede ito pang TikTok, pang selfie nyo ng Instagram or sa Facebook. Eh guys, C25 ang budgetarian para sa ating lahat. Running na rin siya ng Android 11. At ito rin pinakaunang Realme phone na lumabas out of the box na Realme UI version 2 na siya. Pwede tayo mag-customize ng theme natin, yung color display, size ng icons, and even the font. It has a 6,000 mAh mega battery, so tatagal to ng 43 hours sa phone call, 25 hours sa YouTube, 115 hours pag nag-Spotify ka naman. And para sa mga addict na Mobile Legend fans dyan, pwede ka maglaro ng 9.78 hours. It can last 47 days sa standby mode nito. And makakuha ka ng 29% ng power nito sa 30 minutes lang ng pagcha-charge natin. Meron ditong TUV Rainland High Reliability Certification. Guys, si TUV Rainland, third party yan na company na nagtetest yan ng reliability ng mga phones, ng mga gadgets, lahat ng produkto. And guys, nag-perform sila ng 23 major tests. Kasama dyan yung mga alcohol test, high extreme pressure, drop test, and even sa mga cosmetics, lahat yan guys, tinest nila. And guys, very durable si C25 and it will last a lifetime. So makikita mo talagang super quality, reliable at pangmatagalan itong telepono na ito. Yung magandang camera, yung mabilis na processor natin, may jelly case ka pang kasama, Type-C connector ka na for fast charging, 6,000 mAh na battery, malaki yung size ng screen natin, all for 7,490 pesos. Guys, ito na ang pinaka bang for the buck na Realme phone ngayon. And guys, pag lumabas to mamaya, April 6 to April 18, may discount pa to ng 1,500 pesos. And makukuha mo na lang to ng 5,990 pesos. Grabe, less than 6,000 pesos sa lahat na makukuha mo. Plus, free shipping ka pa kay Shopee on April 18. Grabe naman, tiba-tiba ka naman sa mga nakuha mo dito. Guys, sa 5,990 sa sale period na yan guys. Unahan na lang kayo kasi guys, ito na ang pinakamura at pinaka bang for the buck na budgetarian phone ngayon sa Pilipinas. So yun lang guys, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo at makakatulong to sa inyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.